ganyan sa kanina. Mahaba yan, na malapad ang harap, tapos yung likod niya medyo pumbok, no? Yan naman, medyo pumbok, no? Yan. Yan, o. Yan. Yan yun. Kaya ang gagawin namin ngayon, pababa muna kami. Titingnan namin yung, ano, paikutan namin yung bato. Magkukay muna kami, sir. Salamat. Sir, yung may pagitan na yan na bato, yung may malapit sa gloves, yung batong nakausli, mayroon dyang galing sa taas, dyan sa bato, pababa, mayroong nakauling dyan. Tapos, sinukay na namin. Pailalim yan eh. Yan. Tapos, may nakuha dyang nakatayo na bato yan, o. Oh, yung nakatayo na yan. Yan. Nakaganyan sa kanina. Mahaba yan, na malapad ang harap, tapos yung likod niya medyo pumbok, no? Yan naman, medyo pumbok, no? Yan. Yan, o. Oh. Yan. Yan yun. Kaya ang gagawin namin ngayon, pababa muna kami. Titingnan namin yung, ano, paikutan namin yung bato. Magpapay muna kami, sir. Salamat. Yan, banda, sir. Ito yung after na sinasabi yung bato. Yan. Tapos yun. Tapos nakuha namin yung patusok na bato doon. So medyo mataas pa konti. Ganyan taas niya. Kalibil ng pangalawang bato na yan. Yan. Libil siya. Diyan namin nakuha, banda, yan. Patusok po yung forma niya. Yan. At yan din, banda. Ganyan din ang libil niya. Tulo, nakuha natin yung, ano, pula. Yan yung forma sa bato, sir. Yan. Bin fit na po ang lalim niya, sir. Pinamagatan ko itong 7 feet under, batong altar, assessment reading 305. At higit sa lahat, nandito na tayo sa pang part 2 natin. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo bakit ko ito pinamagatan na batong altar. Pero kung hindi pa ninyo napanood ito, ito yung pinaka part 1 natin, mga katingits. Dapat masundan ninyo para may makuha kayong idea. Mga simpleng idea para may apply ninyo sa bawat area ninyo. At umpisa na natin, lalo na sa may-ari ng mga sign na ito. Makinig kang maigi, sir. Ganito yan. Sa lalim ng bago mag 7 feet under, napanood nyo naman sa naunang video. Ayan, mga ka-teach, ang batong ito may nakalagay sa bandang baba niya na malapad at nakatayong bato. Banda talaga dyan. At ulitin natin para maintindihan talaga ninyo. Forward natin. Ayan, bumaba na yung kasamahan ni sir. At nilagay ang batong iyan. Pero kung matatandaan natin, sa pinaka part 1, may pinakita akong batong pula. Dito rin pala nila nakuha malapit sa batong malapad na nakatayo. Banda dyan. Magkatabi lang. Napakagandang area ito, mga katiits. At ngayon, pagmasdan nating maigi ang hugis ng batong yan para siyang hasaan sa Bisaya pa kung tawagin, bairan. At may nakaumbok na parang sungo or tuka ng manok
sa bandang likuran niya. Balik muna natin saglit para maintindihan talaga ninyo. Ayan, yun o, naka-uslit o. Ibig sabihin, ang uslit niya sir, or labas niya, or umbok niya, nakaharap sa parting iyon. Subalit sa mga oras na ito, hindi pa nila nabuksan ni sir ang parting kabila or kabilang side. At ilipat natin sa kabilang video mga ka-teach. Ayan, itong area na ito, nagbukas na sila. Dito nila ni sir or dito nila pinasa ni sir sa akin. Kung saan sinabi ko agad na ang forma nito ay forma altar. Ang pagkakaalam ko, dito nakuha ang batong sinabi kong parang hasaan or bairan. Yan banda. Subalit, hindi pala. Kung saan napanood ninyo sa kabilang naunang video na nasa harapan. Mas lalo tuloy mga ka-teach, nagpapatibay na ang plastada sa mga sign sa ilalim. Naging altar talaga siya. Dito ko ipapaliwanag sa inyo. At balikan natin ang ginawa kong example illustration. Dito muna tayo para maintindihan talaga at makuha ni sir kung anong ibig sabihin ng batong ito. Ang hukay mo pa lang ito sir. Itong buong hukay mo. Ginaya pala ang replika nito ng Japanese temple shrine. Ibig sabihin, dasala nila sa parting iyon. Diyan banda ang altar. Iguhit muna natin para maintindihan mo talaga sir. Dito sa bandang side, may altar. May nakatayong bato at may nakahiga. At sa harapan niya, ang area na may bantay or guard. Dahil pinag-aralan ko talaga ang mabuti at binusisi. At ito ang example sa temple kung saan maihalin tulad sa hukay mong yan. Ayan, kung may napansin ka, ito ang pinaka-temple, yung sinabi kong batong nakatayo. At may isang batong nakahiga. Ibig sabihin, yung pinaka-pahiga niya, dalawang bato yun eh. Ngayon, nandyan mismo ang box sa ilalim na yun. Dahil dito sa ginawa kong example, ito yung sinaunang dasala ng mga Japanese Imperial Army kung saan may bantay. Ayan o, ito yung guard. At ilipat natin sa kabilang illustration. Ayan, hindi magkalayo rin ito sir. Kung saan yung dalawang bato na yun nasa mismong butas na nakahiga ang isa at ang isa nakatayo. Paganyan. At sa harapan niya, harapan ng nakahiga, may bantay. Ayan, kung saan nakatalikod. At ilipat natin sa kabilang illustration para maintindihan mo talaga. Ganon rin dito. Nandito yung pinaka dasalan. Kung mapapansin mo, nandyan yung dasalan at may box sa gitna. At nandito ang bantay na nakatalikod paharap sa bandang ito. Hindi magkalayo dito. Ibalik natin talaga para maintindihan mo. Hindi magkalayo dito sa nakuha mong bato. Ito yung bantay sir na sinasabi ko. Ayan. Kung saan yung patulis niya nakaharap papunta dyan. At may kasama pa siyang pula na bato. Trap yan sir. Ibig sabihin dahil bantay siya, yan yung signal sign na nandyan banda ang trap. At nandito ang pinaka-altar kung saan sumabay din nakaharap dyan at ang bantay nakaharap dun. Ayan ang pinaka paliwanag ko sa area mong ito. Positive yan sir, dahil kung saan nakapwisto ang box na ito. Ayan yung box niya. Dito mo makikita yan.
altar yan. Ito yung altar. Dito mo makikita sa target area mong ito. Ilipat natin. Ayan mga katitso. Ayan yung box na sinasabi ko. Ito yung pinaka-altar. Nandito ang box talaga. Hindi ako magkakamali dyan. Pinag-aralan ko maigi. At nandito ang pinaka-altar niya. Kung saan ang position niya nakaharap doon. Papunta dyan. At ibalik natin sa video mong ito. Ang batong sinasabi kong malapad na parang bairan sa Bisaya pa, Tagalog, Hasaan. Ayan, nakatayo dyan. Pero ang paumbok niya or patulis niya na nasa harapan niya, nakaharap papunta doon. Sumabay din itong ludlak position ng batong ito dahil may altar nga siya. Batong nakatayo at may nakahiga. Yung nakahiga, ito na yun. Ayan, yung batong nakahiga na yan. Lagyan natin ng araw. Ayan, itong batong nakahiga na ito. Nakaharap sila sa area na yun. Ibig sabihin, bantayanan ang area na yan dahil may trap sa mismong paanan ng replica na ito. Replica ito, sir. Sintro ka sa depositong ito. Positive yan. Dahil sa ilalim na ito nakuha, talagang tumbok por tumbok na ito, sir. I-down mo lang ito. At yung batong nakuha dito sa gilid, sign nyo ng tunnel papunta doon. Sa madaling salita, sa hukay ninyo, sa madaling salita, may tunnel pala. Nag-letter L pala ito, sir. Ibig sabihin, ito yung area na pinaghukayan ninyo. Pailalim. May butas siya papunta sa area na ito. Papunta sa area na ito, dito sa hukay ninyo. Pero nasa ilalim ang deposito. Sintro talaga dito sa batong malapad na ito. Yan ang final assessment trading ko. Replica ito, sir, ng Shinto Shrine. Ibig sabihin, dasala nila, kung tawagin sa atin, altar, sa madaling salita. Ito ang ginawa nilang discarte o design ng mga sign na nilagay sa ilalim. Nasusundan talaga pag-aralan ng mabuti. Ang gagawin mo nito, idritso mo na lang pag down ang area na ito. Mismo yan, birahin nyo yan. At bantayanan ang paanan niya. Diyan banda sa paanan kung saan nakuha yung batong bairan or parang batong hasaan. Nandyan ang trap sa ilalim. Hindi magkalayo sa mismong deposito. Diyan banda ang trap. Dahil nakuha na ninyo ng uling. Ayan. Positive ito mga katits dahil sa taas pa lang. 7 feet na ito eh. Sa taas pa lang nakuha ang mga buto na nagkatumpok-tumpok. Buto, paso, at saka yung buto, kural. May nakuha silang kural na sunog. Ayan, nagkatumpok-tumpok. Parang ganyan, no? Nandiyan, tapos nandiyan yung isa. At may uling pa silang nakuha. Yan ang gagawin mo, sir. I-down mo lang. Bantayan mo ang area na ito. Ayan. Yung kinuro mo na yan, bantayanan yan, diretso lang yan. Okay, sa pagtatapos dito sa simple reading natin mga katit, sana nabigyan natin ng tamang target ang kasamahan natin para makuha niya ang deposito sa area niya. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga katit. Thank you.